P-pop yung rising ngayon, SB19. May bias ka ba sa SB19? So, yung pinaka-favorite ang lahat. Feeling ko nga kasi siya yung pinaka-maraming. Pero hindi dahil maraming may gusto sa kanya. Mm. Dahil siya yung gusto ko. Gusto ko siya kasi napakagaling niyang kumanta. Si Stel. Ang galing-galing kasi. Napanood mo ba yung All By Myself? Yun, doon ko nga siya naging idol. Oh my sabi God. Ko, ang taas kasi ng range ng boses niya. Tapos clear, tapos may puso kumanta. Diba? Parang mix kasi yung voice mix register. Mix chest, oo. Oh, magaling, magaling si Stel. Tsaka performer, total performer talaga. Yes. Diba? Tsaka mukhang humble pa. Tama. Yeah. Namit mo na ba siya? Di pa nga, pero gusto ko. Sasama niyo ba ako? Mayroon sa The Voice, so kaya maglaro sila dito. Oo nga, no? Oo nga, pwede, pwede. Sana mamit ko siya. Ay, mafe-feel mo pag nagkita kayo. Yes, mag-do it. Mag-do it? Parang hindi ko kaya makapag... Pwede naman. Mafe-feel ko. Siyempre na-excited. Tsaka overwhelming na yan. Tsaka nakaka-excited. Hindi ko magkakadawin kami. Tsaka siya talagang stellar. Yes, diba? Thank you very much. Career mo as a vlogger, especially especially during the pandemic. Madala mo ba siya, Jex? Thank you. No, so ayun. So baka may nakaraang kayo. Wala, ngayon ko lang siya nabili. Okay, so very successful yung career mo as a vlogger, especially during the pandemic. So paano mo parang nag-transition from being a online content creator to a TV co-host? And ano yung parang preparations mo para makasama sila dito? And yeah, mag-shine. Ang daming tanong. Hindi. Actually, nakatulong din talaga yung pagiging vlogger ko. Kasi dati, hindi naman ako sanay na humaharap sa camera. Kahit mga unang vlog ko pa, nahihiya pa akong humarap sa camera. Kasi sanay ako nung nasa likod lang ng mga shows, gano'n, parang stop lang. So, nung nagsimula akong mag-vlog, tapos nagsimula akong masali sa showbiz update, tapos may mga kumukuha sa aking event, tinatry kong maging, mag-host. So, from then, yun yung naging ano ko, para mapasali dito. Oo, parang ano lang. Yun, from vlog to hosting, yun din talaga yung naging ano ko eh. Stepping stone. Sabihin mo kung ano yung bago ka na napasok dito, ano muna naging trabaho ko? Oo, kasi dati, manager ako ng comedy bar. Oh. Sa punchline. Hindi, bago pa yan. Ano? Ay, di ba nasa karabaan siya ng Quezon? Iba yun. Kinalimutan ko na yun. Hindi, kahabaan talaga ng Quezon Ave yung punchline. Kahabaan talaga. Oo, kahabaan talaga ng Quezon Ave yun, yung punchline comedy bar. So, naging manager ako noon. Hanggang sa, yun na, syempre, ng pandemic. So, eto, napunta ako sa pag-vlog. Dahil din kay Papa O. At dahil din sa kanya, kaya ako nandito. Ayun. Thank you po. So, thank you. May question naman po is for all po. Kamusta naman po yung banding nyo throughout the planning? And now po is malapit na pong i-public ang show nyo po. So, nagkaroon po ba kayo ng awkward moments? Or, yeah. Actually, may mga bonding moment po. Tinuturoan kami ni Papa Oks kung ano yung mga bawal sabihin. Kasi usually sa vlogging yung ginagawa namin, di ba? Wala masyadong sensor. So, nung tinuturo sa amin ni Papa Oks, bawal yung sabihin to. Baka maka-offend kayo pag nabanggit yung tong word na to. So, kaya kailangan may bonding kami para ma-familiarize din kami to each other. Yun. Kasi, hindi, nag-bonding naman kami. Kasi bago pa itong show, talaga magkakakilala na kami. Yun ang importante talaga eh. Kasi mahirap pag kakapain mo pa kung baka ma-offend ito, baka hindi siya tumawa, baka corny siya, o ano. Eh kami, hindi naman kami nagkakahilahan. So, give and take naman pagdating sa batungan ng mga linya. So, tinuturo ko rin sa kanila kung ano yung hindi magandang sabihin sa ere, kung ano yung bawal sa ere. Kasi, lagi akong bisita ng MTRCB nung araw sa morning show namin noon sa ABS, yung Magandang Umaga Bayan, Magandang Umaga Pilipinas, hanggang sa naging umagang kay Ganda. So, may pinapatawag din ako, ganyan. So, madami ako natutunan through the years na ina-apply ko dito at itinuturo ko naman sa kanila. Pero syempre, hindi rin naman natin kabisado ang mga netizen ngayon kung kailan sila mga offend. Minsan nga, alam mo, hindi ka nakaka-offend.
eh na-offend mo na pala sila. So, kailangan lang ano ka, sensitive ka, mindful ka, at medyo kikilalanin mo yung mga taong bibiruin mo. So, yun ang tinuro ko sa kanila. At matagal ko nang tinuro sa kanila yun, kagabi lang. Nag-panting kami. Hindi, pero matagal na kami magkakaibigan. Hindi, ayun nga, sabi nga ni Mama O, si Mama O kasi galing ako sa kanya. So, siya yung manager ko. Sinabi mo yan. Isa ko naglabas? Hindi, ano, siya yung manager ko nung ano pa lang ako, I think 13, 14 years old. So, si Mama O na yung nagpalaki sa akin. Sa industriya! Sa industriya! Sa industriya lang! Yun lang. Sa kanya din ako nag-workshop. So, galing ako kay Mama O sa madaling salita. Tapos si Tondo naman, nakasama ko rin sa ilang shows kami, yan. Tapos dumadalaw ako sa bahay nila Ton. Ang Bexby, di ba? Bex Matawi. Dumadalaw ako. Pandemya, yan. Tapos si Jack Saman, kay Mama O din, dahil nga tandem sila sa may giyagawa sila sa vlogs. So, nasa iisang ano lang kami halos, nasa iisang poder lang kami. So, para kami magkakapit bahay dito, na nag-isang bahay na, na nasa isang show. So, I think magiging masaya at madali para sa amin to. Ayun. Thank you po. Thank you so much, John. Are you good with your questions? All right. Mama Ox na lang. Mama Ox! Ayan, syempre pa ang aking pagbante sa aking mga kapatid sa panulat, sa mga vloggers. Ayan. Maraming salamat po. Alam naman natin na hindi ganun kadali magpunta rito, lalo na napaka-traffic sa EDSA. Pero yan ay pinagpapasalamat po namin sa inyo. Thank you so much, Mama Ogs. At balita ko nga ngayong hapon, may patikim ka sa mga guests natin kung paano maglalaro sa kakaiba. At napakaganda na sinabi nyo, original game show na ito na first on Philippine TV. Oo. Original kasi may kasama kasi siyang ano, parang talk show din. Oo. Oo, kaya siya kasi kung game show lang, normal lang. Pero ito yung hinaluan namin ng mga ng spice. Ayan, kada round, kada tanong, meron din kaming mga hirit. 'Yon. Para naman updated din ang ating mga televiewers at ang ating mga netizens sa kung anong kaganapan ng mga nangyayari sa industriya, at hindi lang sa showbiz, maging sa sports, sa politics, 'di ba? Lahat 'yan i-cover namin, ano? Bongga. Oh, pero naka-bulletproof kami. Iba. Pero safe na ba? Kasi nakakatuwa, sabi mo, yung mga sasagot, baka sa kanila malipat yung mga Oo. O, diba? Kasi siyempre, diba? Katulad yan, pag may sumagot sa tanong namin, tapos yung sinagot niya iba, sa kanya nang galing yun, siya i-boss nyo. I love it. Pero Mama Ox, ito na, meron kayong tatlong rounds. Tama po ba sa quiz mo? Ah, ito na. Okay, ayan, siyempre pa. Opo, napakasimple.